after this quarantine period, baka iniisip mo saang lugar ang puntahan ko. So, tandaan natin na we should spend wisely kasi hindi na yun babalik. So, from this COVID-19, it helps a lot to all Filipinos, lahat ng mga kakailangan ninyo. Naghanap ka na ng ibang paraan, nag-sideline ka na, na part-time job, ano ba yan? Kung halimbawa, nagtuturo ka sa college, gawin mo yun. Halimbawa, sa online business, gumagawa ka. So, hindi ka nag, hindi mo inaasa lahat doon sa sahod mo buwan-buwan. So, yun yung technique, ha? Make savings a priority. Start saving money now. Start saving money now. So, ano yung mga steps mo? Iniisip mo, paano kaya ako makaalis sa mga utang ko? And yet, you are not making a move. Kahit nag-step number one ka man lang sana, o eto, may matatanggap ako ngayong buwan. Bawasan ko na ng 500, bawasan ko na ng 1,000 ito. Bawasan ko na ng 500. Next payday, bawasan ko na naman ng 1,000. Next payday, bawasan ko na naman. So, diba? So, nalelesen na yung utang mo. Kasarap sa pakiramdam. Hindi natin yan mararanasan hanggat hindi tayo nagiging free sa debt. Hanggat hindi tayo free sa utang, hindi natin mararanasan yung saya ng katulad niyan, diba? So, ngayon, parang okay ka naman lang. Pag matanggap mo yung sahod, diyan lang siya. Walang problema kasi sa next month, meron na naman akong matatanggap. So, ito dapat yung ating isipin. So, plan to get out of debt. So, dapat ngayon pa lang i-budget mo na kung ano yung mga possible incomes na meron ka, kung ano yung mga utang na dapat bawasan mo. Unti-untiin mo na, paano kaya yaman kung sa araw-araw sa buhay mo, utang dito, utang doon. So bilang nanay, alam natin kung ano mga dapat natin gawin. Sa maliit na paraan, pwede tayong makatulong sa ating mga mister. Halimbawa, yung sa mga nanay na mga walang work dyan. O sabihin natin na professional mother, andyan lang talaga sila sa bahay. Unlike sa mga working mother na araw-araw umaalis. Pero pag professional mother ka, sabihin mo na you can make your own time productive. So by what? Kung halimbawa kulang kayo, nagbili ka ng seeds, pwede kang magtanim sa mga paso ng, like for example, sibuyas ba yan, kamatis, diba? So nakakatulong sa mga expenses na nakakatulong to save money. Hindi na kayo magbibili sa palengke para lang magkaroon ng kamatis. Diba? So be wise, mother, be wise. Alam ko, nakasalalay sa ating mga balikat ang kapakanan ng pamilya na meron tayo. Bawat pamilyang Pilipino dapat maiangat. So malaki ang ating parte bilang mamamayang Pilipino. Yun lang ang masasabi ko ngayong hapon. Sana ay mapulutan natin ng aral. Magandang hapon at God bless us all.